Bahagyang bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nananatiling stable ang approval rating ni Vice President Sara Duterte. Batay ito sa pinakabagong resulta ng first quarter survey na isinagawa ng Publicus Asia mula March 2 hanggang March 6. Sa report ng ahensya, nasa 60% ang approval rating ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Publicus researcher na si Dr. Claro Ganyak, posibleng dahilan ng sunod-sunod na official travel ng Pangulo kaya bumaba ito. Bakit siya pababa? Samantalang si Sara, stable naman, di ba? Maybe BBM is losing the opportunity to shine. First 7 months niya, July up to February, lumabas siya ng bansa ng 8 beses. Bilang caretaker president, inatasan niya si Sara. Noong nakaraang taon, nasa 64% ang nakuhang approval rating ng Pangulo. Ayon sa batikang abogado at manunulat na si Cecilio Duca, naka-apekto din sa rating ng Pangulo ang mga pulisiya na naging kontrobersyal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilan sa mga ito ang Maharlika Investment Fund, infrastructure projects at ang pagtaas ng presyo ng sibuyas kung saan siya rin ang kalihim na agrikultura. Sa history ng ating mga presidente, yung kanyang approval rating, mataas yan on the first 1, 2, or 3 years siguro. No? Hindi nasusustain ito kasi along the way, may mga policy sila na medyo controversial. So bumababa. Samantala, ang pagpapaigting ng mga Kadiwa stores ang nakikitang solusyon ng ekonomista na si Eric Estrabo upang mas mapalapit si Pangulong Marcos sa publiko. Ganito kasi anya ang nakikita naman ni Dr. Roselina Fuentes sa pag-stable ng approval rating ni Vice Presidente Sara bunsod ng mga polisiya nitong ipinapatupad ng kalihim sa edukasyon. Bilisan yung pagpapalabas ng mga kadiwa para mapababa pa ang presyo ng bilihin at mabigyan importansya yung mga mahihirap. Nananatili namang mataas ang approval rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 67%. Mas mababa naman ang bilang ng mga sumagot sa survey na kumbinsido sa pagtatrabaho ni Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.